Kinabukasan, Biyernes ng hapon, 17 ng Mayo, nagkita sa loob ng subdivision si Nadeño at isa pa sa mga pinsan ni FedEx na si Romulo. Sir, siya po yung naghahanap kay FedEx kapon pa. Ano ba nangyari? Kuya, kapon ko ba kinukontak, hindi nag-ring yung phone niya eh. Ano ba nangyari yung batang to? Ito nga, may dala akong pagkain para sa kanyo. Kasi feeling ko nagugutom na yan eh. FedEx! Dahil dito, nagpasya si Romulo na pasukin ang bahay ng pinsan kasama ang mga gwardiya ng naturang subdivision. Nang makapasok sa loob, dumiretso si Romulo sa kwarto ni FedEx. Dito na umalingasa ang tila sikreto na itinago sa loob ng silid. Nang buksan ang ilaw, tumambad ang katawan ng isang babaeng nakabalot. Sir, wala po kami ginagawa dito. Sige, sige na bahala rito. Hindi nagtagal, dumating din sa pinangyarihan ng krimen ang tiyuhin ni FedEx, si Monsignor Ruben Dimaculangan ng Lipa, Batangas, kasama ang ilang panilang kaanak at kaibigan. Ako si Daniel. Kasama ang kanyang ina, inimbestigahan sa Lipa City Police Station si Daniel. Sabi mo, bago madiskubre ang bangkay ng girlfriend mo, dalawang beses kang pumasok sa bahay. Tama? Natatakot siya, na kinakabahan, gano'n, mixed emotions, gano'n na. Pag inobserbahan nga namin siya, ay may chances na siya yung gumawa. Nakapasok ko na lahat sa bahay. Magdamag na sumailalim sa masusing pagtatanong o giga nga interrogasyon ang binata mula sa mga pulis at maging sa tiyuhin ni FedEx. Makakala ko lang, gusto ni FedEx mo pag-isa. Pero todo tanggi ang binata na may kinalaman siya sa krimeng sinapit ng sarili niyang kasintahan. Ilang araw na hindi nagpaparamdam sa iyo, girlfriend mo? Posible namang hindi ka nag-aalala. At ikaw lang ang huling kasama niya. At ikaw lang ang huling bumisita sa kanya noong isang gabi. Teka, hindi ko magagawa yun. Ilo, magsabi ka na ng totoo. Aminin mo na huwag mo na pahirapan ang sarili mo. Kawawa naman si FedEx. Kawawa naman kami. Alam mo, Father, mahal na mahal ko si FedEx.